Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. So tignan natin ang mga mensahe ni Cancer for October 29 to November 4. Una mensahe ninyo, Wall, maybe you have understanding with another person dito. It could be anyone, maaaring kapamilya ninyo, katrabaho, no? Or maaaring sa anak ninyo, maaaring ganun. We have key successful outcome to your problems. Napakaganda, napakaganda. Including this misunderstanding, dadaan lang to yung misunderstanding ninyo. Magkakaintindihan din kayo ng kung sino man ang meron kayong misunderstanding with, no? Kung ano man ang problema ninyo, kung ano man ang issue ninyo ngayon, no? Magkakaroon kayo ng solution dyan, no? Successfully, you're going to find a solution to that. Crack up dissatisfaction with life. Ayan. So, maaring ano lang kayo ngayon. May mga imbalance lang sa buhay ninyo, Cancer. Kaya may mga pangyayaring ganyan. May mga nangyayaring hindi ukol sa kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Kaya maaring nagkakaroon kayo ng mga dissatisfaction ngayon. What else? We have open. Ayan. So, ang pakiramdam ko dito, maging open kayo. May key din yan. So, it feels like related ito dito sa problema. Maging open kayo sa mga new possibilities and new opportunities na kumakatok sa buhay ninyo. Kasi maaaring yan yung magsosolve sa problema. Maaaring yan ang makakapag pabago ng inyong nararamdaman din regarding dito sa mga nararamdaman ninyong dissatisfaction sa buhay, no? So, be open to new possibilities kasi it feels like to me na nasa inyong desisyon, no? If you are going to take that opportunity or possibility na nag-reveal itself to you sa ngayon, nasa sa inyo ang desisyon, no, Cancer? So, we have progress. Ayan. Napakaganda din ito kasi ibig sabihin na wala na kayo dito sa stagnant energy. Ang iba sa inyo, maybe you're feeling stuck. Maaaring ang iba sa inyo dito, may mga plano pero hindi na umuusad. But you know what? Ngayon, ang takbo ngayon ng buhay ninyo or ng mga ginagawa ninyo is going to speed up na. Yun ang akin na pick up dito. There is going to be progress at maaring yung mga delays na yan ang nagkukos ng dissatisfaction ninyo sa buhay. Kasi maaring may mga hinahabol kayong timeline, may mga hinahabol kayong deadline, you know, and kaya mas nadidismaya kayo. It's because may napipending or may mabagal gumalaw, di ba? Kasi you are also maybe depending on other people or depending on other things, di ba? Maaring may mga transactions kayong ginagawa with other with institutions, di ba? And maybe sila yung nagko-cause ng delay. But now, you know, there is going to be progress, uusad nang muli. So it feels like gaganda na rin ang sitwasyon ninyo ngayon, ano? And you will be able to solve the problem kasi maaring yun na medel mga delays na yun ang problema ninyo sa ngayon. Communication, so be on the lookout, no? Check, double check all the time ng inyong mga correspondence, ng inyong communication lines because maybe yung mga hinihintay ninyong letters, sulat, communication, emails, mga ganon will be coming around this time na. Cancer, bakit pa? Kumilipad, nakakaloka. Ayan. So, Cancer, ayun. So, tignan ninyo maigi kasi maaring yan na ang hinihintay ninyo, no? Maaring yung mga communication na yan na parating, maaring yan ang gusto ninyong marinig na, mabasa, or malaman nang sa gayon makausad na kayo, no? So, what else for Cancer? We have the miracles are endless. Ayan, napakaganda, napakaganda. Kahit ano man ang problema natin pinagdadaanan, Cancer, sa buhay ninyo, lalahanin ninyo, lagi at lagi may solution yan, no? And look at that, there are going to be miracles that are unfolding sa buhay ninyo. At tignan ninyo, sinasabi niya, the miracles are endless. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Tanggalin na yan yung mga dissatisfaction in life na yan. Kasi may mga pangyayari lang talaga sa buhay na gusto natin na hindi nangyayari. It's because hindi ukol, di ba? If it's not ukol, hindi bubukol, di ba, Cancer? Kaya maaring yung mga nagkukos
ng dissatisfaction ninyo sa buhay. Talagang that is not meant to happen. But look at that, no? There are miracles that are happening sa buhay ninyo sa ngayon. And who knows, diba? Kung ano man yung mga ina-expect ninyo dito para sa buhay ninyo, that this is even better than that, diba? At lagi naman yung best ang binibigay sa atin. Just trust the great mystery, no? Life is a great mystery, Cancer. That's the fact. Kaya, ano na lang tayo, magtiwala lang tayo sa mystery of life. Kasi, there are so many things, diba, sa buhay natin that are beyond our control. It's lahat naman ang nangyayari, kontrolado ng divine universe, diba? It's up to the universe. May plano siya para sa bawat isa sa atin. Kaya, yun ang nag-unfold. Kung ano ang plan niya, yun ang mag-unfold sa buhay natin. Diba? So, magtiwala na lang tayo sa mystery of life. So, turn knowledge into wisdom. Ayan. Yung mga natututunan ninyo in life, mahaba na din ang nilakbay ninyo sa mundong ito. Kaya, marami na kayong knowledge, marami na kayong learnings in life, no? Turn them into wisdom. No, turn them into wisdom. You can apply that sa buhay ninyo pagdating ng panahon, no, na kailangan ninyo. Kasi yung mga lessons na napupulot natin from our life experiences, no, parang ini-imbak lang yan sa sarili natin ng Panginoon, no? He's sending us, no, situations na para magkaroon tayo ng matututunan dyan. And that is, ano, that is magagamit natin sa future, no, ng mga life's journey natin. So, what else? We have two of fossils. Ayan. So, maaring may choices dito na pinagpipilian kayo, Cancer. Maaring may desisyon na kailangan kayong gawin or kailangan pagdesisyonan sa ngayon, ano? And you are juggling between two options siguro dito. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, no? Pag nalilito, check in with your intuition, because intuition is always going to lead you to the right decision, to the right direction, no? Maari din na ano na kayo ngayon, may imbalance talaga na nangyayari sa buhay ninyo. Kaya this is asking for balance then, no? Bring the balance back in your life. Muli ninyong ibalik ang sentro, no? Ang sarili ninyo sa sentro ng sagayon, mas mabigyan ninyo ng tamang oras, panahon, atensyon ang bawat area ng buhay ninyo. Ng sagayon, mawala na yung imbalance, no? Makapag-focus kayo, you will be on the right direction all the time, no, Cancer? What else? We have four of fossils. Ayan. So, this is about money, no? Ang na-pick up ko dito is about money. Manage your money wisely. Dito, Cancer, ang ganap. Maaring ang iba sa inyo dito, medyo nawala siguro kayo sa budget plan. Maaring may mga spending dito na nagawa ang iba sa inyo dito na wala sa plano. Maaring ganon kayo. Maaring nandun-dun kayo nagka-problema, no? But ngayon, a learned lesson, no? Manage your money wisely, okay? For future then. So, four of feathers, ayan, pagod na nga kayo, Cancer. Pagod na kayo. Iniimbitahan na kayo dito na magpahinga, mag-take a breather. Iniimbitahan kayo dito na mag-reflect, mag-muni-muni. Nang sa gayon, makatulong yan na lumuwag ang inyong pakiramdam, luminaw ang inyong kaisipan, no? Magpahinga. Because maybe you are physically, emotionally, mentally, and spiritually exhausted na dito sa mga pinagdaanan ninyo recently sa buhay. Kaya mag-recharge kayo, mag-recuperate kayo, nang sa ganon, you will be able to bring the balance back in your life. No, matatanggal na mga, makapag-declutter kayo, kumbaga, ng kung ano man ang mga negativity na nandyan sa inyong energy field, kung ano yung mga nagpapabigat sa dibdib ninyo, kung ano nagpapagulo sa inyong isipan. If they are no longer necessary sa buhay ninyo, now is the time for you to let them go. But, you know, you need to figure that out by resting, by relaxing, by meditating. So you need time to step back a little muna sa kung anong pinagkakabisihan ninyo for you to be able to do that. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.